buwan ng Mayo, paniguradong kaliwatkana na naman ang mga ipagdiriwang na piyesta. At syempre, para buhay na buhay ang selebrasyon, hindi mawawala ang pagmarcha ng mga manunugtog o yung nakasanayan nating tawagin na musiko. Pero sa bayan ng Ubando sa Bulacan, mayroong grupo na talaga namang throwback ang mga instrumento. Lahat kasi ng kanilang mga instrumento, gawa sa kawayan. Ang tawag sa mga grupong ito, musikong bumbong. Bago pa man dumating ang mga Kastila, na-discover na raw ng ating mga ninuno na maaari palang gamitin ang kawayan sa paggawa ng mga instrumento. Pero noong 19th na siglo, nagsimulang pagkakitaan ng grupong ito kapalit ng ilang sentavo ang kanilang pagtugtog sa mga fiesta. Naiimbita sila sa mga kasalan, sa mga patay, sa mga handaan, doon sila binabayaran. Banda Uno ang dating tawag sa kanilang grupo. Pero noong 1972, binago ang kanilang pangalan at hinango sa patron ng Ubando na si Santa Clara. Hanggang sa ngayon, kilala na sila bilang Banda Santa Clara. At madalas daw silang tumutugtog sa tuwing ginaganap ang Ubando Fertility Rites. Gayun din sa mga piyesta at iba pang okasyon. Pag minsan nadadayo kami sa mga ibang lugar, yung mga banda ron, kahit yung mismong banda, hindi lang yung mga tao natutuwa sa amin kasi yung mga banda doon, nagugulat sila dahil yung mga instrumentong hawak namin. Maging ang mismong gumagawa ng ganitong mga instrumento, nanganganib na rin maglaho. Papano ang gumagawa na lamang sa kanilang mga instrumento ang 63 na miyembro ng grupo na si Mang Rodrigo. Proud ako kasi nakagawa instrumento. Para pang makita, kahit sa ibang bansa makita native ang ating instrumento. Kasi pangkaraniwan, puro mga brass band, di ba? Mga tanso, mga gano'n. Ito iba, yari sa kawayan, sa buho. Talagang ipagmamalak natin talagang atin. Ang ganitong mga instrumento patok pa rin sa mga taga-Ubando, ano naman kaya ang masasabi ng mga busker na si Nejan, Riza at Escrio? Busking o street performance ang gimmick ng ilang mga kabataan ngayon para kumita ng pera. Kung tutusin nga, this is good kasi madali itong dalhin. You can take it anywhere, mabubuhat mo siya. Kaya lang kasi, since namo-modernize na rin yung music, so, nagiging digitalized na and everything else. So, naiiwanan yung ganitong klaseng instrument. Pag ginamit mo siya sa isang busking, pansindak siya sa tao na pag nakita, uy, kakaiba, kakaibang instrumento, tapos made out of kawayan, ano kayang tunog niya? High technology na, no? Marami ng mga instrumento na sopistikado na galing sa labas ng Pilipinas na mas madali, mas maganda, mas mabilis makatugtog. Bagamat kakaunti na lang daw ang mga kagaya nilang gumagamit ng makalumang instrumentong ito, ipagpapatuloy naman daw ng Banda Santa Clara ang kanilang nasimulang musika, sasaloy pa rin ng musikong bumbong. Sa patuloy na pagsulong at pagbabago ng panahon, ilang trabaho ang masasabing tuluyan ang nawala sa bayan ni Juan. Minsan nga tayong nagkaroon ng horse tram driver o yung mga nagpapatakbo ng mga tranvia. Isang uri ng sasakyan na kayang maghatid ng hanggang 14 na tao. Nawala ito nung dumating ang kuryente. Nung dumating din ang mga automobile, nawala ito. Kasi parang malaking abala ito sa kalye, itong tranvia. Parolero naman ang tawag sa mga taga-Sindi na mga lamparang degaas sa tuktok ng mga poste tuwing sasapit ang gabi. Taong 1890 nang unang maitayo ang mga dekuryenteng poste sa Luneta, nawala ang mga parolero. Pero alam nyo ba mga ka-wonder na kung may isang trabaho raw noon na malaki ang bayad? Ito ang pagiging garote executioner
o berdugo na gumagamit ng garote o itak noong panahon ng mga Kastila. Bukod sa $16 na sahod na malaking halaga na noon, mayroon pa silang dagdag na $20 sa bawat taong nahahatulan ng kamatayan. Noong panahon ng Amerikano, hindi na yun ginagamit. Noong panahon ng Espanyol, yung garote, pagputol ng ulo, kasi hindi makatao yun, lalo na kung ipapapalabas mo sa public. Gayunman, sa pag-usad ng panahon, tila naging alaala na lang ng nakaraan